Noon, sa isang bayan, may nakatira ng tatlong bata na nagnangalang Alex, Emma at Leo. Sila ay matatalik na magkakaibigan. Parehas matalino sina Alex at Emma. Iniisip nila ng 2 hanggang 3 beses ang kanilang gagawin bago nila gawin ito. Pero si Leo ay walang takot at walang inaalala. Isang araw, lumapit si Leo kina Alex at Emma at sinabi, "Uy Alex! Uy Emma! Akala ko ba pupunta tayo sa bukid ng punong mangga? Nakalimutan niyo ba?" "Ah, oo, nakalimutan ko. Pero para makapunta doon, dadaan muna tayo sa kagubatan." "Hindi lang yun, narinig ko rin na may nakakatakot na hayop sa loob ng kagubatan. Hindi ako sasama, takot ako." "Walang hayop doon o kahit ano. Palaging may mga tao na dumadaan doon. Tara na." "Hindi ko sinabi sa magulang ko. Sa oras na makabalik tayo, masyado ng gabi. Sa ibang araw na lang, palagi mo na lang sinasabi sa magulang mo ang lahat. Kung hihingi ka ng permiso, siguradong hindi ka nila papayagan. Wala namang makakaalam. Kaya tara na." "Sige, pero isa pang bagay. Kung may masamang mangyari sa loob, walang iwanan at lahat tayo ay magtutulungan, ha?" "Sige, sige, tara na." Nagsimula na maglakad ang mga bata sa kagubatan. Ngunit takot sila dahil sa mga kwento na narinig nila sa loob ng kagubatan na iyon. Nang papalapit na sila, nakarinig sila ng nakakatakot na tunog. Tumigil silang tatlo sa paglalakad at tinignan ang paligid nila kung saan nanggaling ang ingay na iyon. Nang biglang may nakita silang malaking oso. Natakot ang mga bata at tumakbo papalayo sa oso at nagtago malapit sa puno. "Diyos ko! May oso na dumating! Anong gagawin natin?" "Alex! Emma! Tulungan ninyo akong umakyat sa puno na ito! Kapag nasa taas na ako, ihilain ko kayo pataas!" Tinulungan ni Alex at Emma si Leo makaakyat sa puno at ito ay nakaupo. "Leo! Iabot mo sa akin ang kamay mo! Bakit hindi mo inaabot yung kamay mo sa amin? Parating na ang oso! Dalian mo at tulungan mo kami! Pang isang tao lang ang lugar dito sa inuupuan ko. Saan kayo uupo?" Hindi alam ni Alex at Emma ang gagawin nila nang sinabi ito ni Leo. Papalapit na ng papalapit ang oso. "Emma, kung ipipikit natin ang ating mga mata at magkukunwari na patay, hindi tayo gagalawin ng oso. Totoo ang sinabi mo. Gawin natin iyon." Parehas silang humiga sa lupa at hindi gumalaw. Lumapit ang oso at inamoy sila. Inakala niya na patay na sila at umalis na ito. Nakita ni Leo ang matalinong ideya nila para makawala sa oso. "Uy, galing! Hindi kayo ginalaw ng oso! Buti na lang, hindi niya kayo kinain at umalis na lang ito." "Oo nga, sinwerte kami ngayon." "Lumapit ang oso sa'yo, Emma. Anong sinabi niya sa'yo?" "Sinabi niyang itigil ko na ang pakikipagkaibigin ko sa'yo. Hindi na kita kakausapin kahit kailan. Tulungan niyo muna akong makababa sa puno na ito." Sinabi ng oso na walang kwenta na tulungan ng taong tulad mo. "Kung gusto mong makababa, tumulong ka dyan. Umupo ka dyan, babalik ka kami sa bayan." Parehas silang umalis ng galit sa guba. Parehas silang umalis ng galit sa kagubatan. Pinanood ni Leo silang umalis habang mag-isang nakaupo sa puno. "Mga bata, lagi tayong maging mabait at matulungin sa ating mga kaibigan. Pero huwag tayong makikipagkaibigan sa mga taong nagsisinungaling at niloloko tayo."